this is happening now. Attack on Titan, isa sa mga phenomenal anime ngayon. Grabe na ang impact nito sa mundo at considered na ito bilang isang modern anime classic. Ang palabas na to ay siguradong pag-uusapan pa rin ng mga tao kahit ilang taon na ang lumipas. Kilala ang Attack on Titan dahil sa kanyang mga characters. Titan Booty. At syempre, kay Daddy Levi. Pero bakit nga ba sobrang phenomenal nito at paano nito binago ang laro sa pagsusulat ng kwento? Dahil siksik ito sa mga tema at ang matalinong paggamit ng storya para i-convey ito sa pinaka-engaging na paraan. Sino ba namang matino ang makakaisip ng kwento tungkol sa mga malalaking tao na kumakain ng maliit na tao at ang paraan para mapatay sila ay ang maging taong Beyblade? Isa sa mga tema nila ay ang bunga ng digmaan. Isa sa mga example nito si Paring Eren. Lumaki siya na kinaiinisan ng mga Titan dahil sa paglusob ni Boruto at Reiner. At dahil sa kanila, nakaya ng nanay ni Eren. At hindi siya nag-beatbox, ha? Kasali din sa tema ng Attack on Titan ang mga biktima ng eksperimentasyon. Another entry para kay Eren. Wala nang consent-consent. Basta na lang tinurok ni Grisha yung Titan serum kay Eren. Ayan, nakain siya tuloy. Next ay politika. Sa season 3 part 1 nila ito magandang pinakita. Naging mga wanted na kriminal ang bagong Levi Squad. Rest in peace sa dating Levi Squad. At ang paggamit sa media upang makontrol nila ang mga mamamayan. At ang anarchy ng Rice Family sa pagkontrol ng mga Titan. Muntikan pamakain si Paring Eren. Kasali din dito ang religion. Hindi man ito masyadong napakita pero enough na para malaman na merong mga wall worshipper. Naging Diyos na nila ang mga pader na pumoprotekta sa kanila. Sayang, hindi sila naprotektahan ng pader noong naglalaban sina Eren at Ani. Mitsu no megami no kenzai yo. Wareware no antai yo. Wareware no shinkou shin o sasageru koto de yori kyouko ni naru no desu. Oh my God! Sunod ay Betrayal. Ang legendary breaking flag scene ng Attack on Titan. Ang iconic reveal na sina Boruto at Reiner ang colossal at armored Titan. Isa din dito ang leadership. Wala nang tatalo pa sa leadership ng one and only Erwin Smith, ang may pinakamalaking bayag in history of anime. Isang scene lang ang kailangan mong panoorin para malaman mo kung gaano siya kaisang alamat. The anguished fallen. Their lives have meaning because we the living refuse to forget them. And as we ride to certain death, we trust our successors to do the same for us. Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world. My soldiers push forward! My soldiers scream out! My soldiers rage! At ang pagtalakay nila sa PTSD or Post-Traumatic Stress Disorder. Kitang-kita ito noong sa final season part 1 kay Reiner.
pinakita ang nagpatong-patong na paghihirap niya, hindi lang physical, meron ding emotional at psychological. Kasali din ang racism, ang pagdi-discriminate ng mga Marley sa mga Eldians na ipinakita noong final season. At dahil ito sa kasalanang ginawa ng kanilang mga ninuno noong unang panahon. Ang resulta, ginagamit lang sila ngayon para sa mga gera. Example nito ay ang mga suicide bombers at ang mga mindless titans. At ang never-ending cycle of war. Gaya ng cycle of hatred ni Pain, ganun din ang ibig sabihin nito. You strive for your justice, and I strive for mine. We're both just ordinary men who have been driven to seek vengeance in the name of justice. And if one comes to call vengeance justice, such justice will only breed further vengeance and trigger a vicious cycle of hatred. In conclusion, ang mga kakaibang tema ng Attack on Titan ay patok sa masa dahil sa pagtalakay nito sa mga topic na hindi masyado napapakita sa mga anime ngayon. Mga factor kung bakit ito ay isa na sa mga modern anime classic. At bago ko makalimutan, ang pinaka-importante sa lahat, ang mga waifu. Yeah, let's go! So, yun lang po ang video natin ngayon. Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe. At kung may hindi man ako nabanggit na kailangan kasama dito, paki-comment na lang po sa baba. At kung pinanood mo ito nang hindi nanonood ng Attack on Titan, kasalanan mo na yun.